magluluto tayo ng ginisang halo-halo lahat to eh. Hindi ko alam. Kamote, kalabasa, parang, ano ba to? Parang longganisa. Pero hindi longganisa yan. Ito, itong gulay na ito yung mapait. Not so mapait ah. Katamtaman lang kasi wala akong ampalaya. Ubos na. Ito naman yung black fungus na kinuha ko lang dyan sa baba. In kuwat na mushroom din ito. Pero hindi ko alam kung anong Tagalog yan. Mushroom ang alam ko. Ito, kinuha ko lang dyan sa ano namin, dyan sa baba, dyan sa my garden. So, saan pa ba? Maglalagay din ako nito. Hindi ko alam sa Tagalog niyan. Ang alam ko lang, alokon. Ayan. Ayan, maglalagay na tayo ng oil. Gisa nga eh. Ayan. Yung bawang. Filipino style ah. Dahil Filipino tayo. Proud being a Filipino. Ginger. Ihahagis ko rin kagaya yung mga nakikita ko sa video. Oh. Hagis-hagis. Ayan. Sunod. Fresh onion. Oh. Ay. Ayun. Ayos na rin yun. Oh. Nakikita ko rin kasi sa mga ano. Makorni ba? Sabi ko, gagayain ko nga ito. Wala kasi yung mister ko, kaya pwede akong mag-ano rin, gaya-gaya ng mga nagluluto na hinahagis nila yung niluluto nila, di ba? Nakikita natin yan. At nakakatawa, hindi naman masyadong ano, masama. So, pag ano na yan, pag luto na, susunod natin ang parang longganisa oh, pero hindi longganisa ito. Ganito ang sausage namin dito, yung tinatawag na koryatiko. Kasi nalimutan ko mag-ano. Nalimutan ko mag-defrost ng konting karne kahit baboy, ang ganyan oh. Ito ibabarbecue namin bukas oh. At saka yan. Ayan, medyo luto na. So, next. Pero hindi ko tatapon ha. Kasi karni yan. Pag Ilocano ka, pag Pilipino ka, alam mo ang ulam na ito. Gisa-gisa lang. Ayan. Hindi ko alam kung anong Tagalog nito. Alokon na ito. Sasakit pang ulo ko sa kaiisip kung anong alokon. Ito naman, ano, kamote. Diba pag nagluluto tayo, yung bulanglang na sinasabi ng Ilocano, dinengdeng. Naglalagay tayo ng ganyan para mas thick yung sabaw. Sabaw ba yun? Pag masabaw. Pag masabaw nga naman, mas masarap. Diba? Nawawala ng sentro. Ayan. Pag naluto na yan, lalagay ko na ang, anong lalagay ko dito? Yung kamote. Pero madali naman yan. Sabi ko na nga ba eh, nalimutan ko yung
Tamatis. Ayan, wow, sarap. Amoy, amoy, amoy. Sarap yan. Amoy pa lang, eh. Nakakagutom na with red rice ako magluluto. Ayan. Ito nang ilagay ko dahil dry yan at medyo, pero binabad ko naman ng sa tubig na. And then inabraw nga ron. Yan. Hindi ako naglalagay ng bagoong o kaya patis dahil mataas ang uric acid ng mga yan. Patis one. Ang ginagamit ko lang guys ay yung kwan. Asin at pamenta. Ayan, asin. Hindi ako nagbabagoong. Paminta. Yan lang. At saka isang cubes na nor. Ito lang ang nilalagay ko sa gisa-gisa kong gulay. Next, kalabasa. Ganito ang kalabasa namin guys nung nasa Bagyo ako. Meron din pala ganito na kalabasa. Yung pahaba na green. Ganyan ang kalabasa namin dito. Oh. At saka lalagay ko na rin itong manitari. Oh. Ayan. Halo-halo nga eh. Gulay. Ayan. At hayaan lang natin maluto at mapakuluan ng maigi. Wow, ayan. Ready na. Ilalagay ko na rin itong gulay. Gulay pang pahaba ng buhay. Ayan, tama na para hindi ma-overcook. Half cook lang ito. Ayun. Tama na yan. Luto na. Pwede nang kumain. Yan, ang luto kong halo-halo na gulay. Pampahaba ng buhay. Okay, ayan na ang aming ulam. With rice. Ayan, yun naman ang pagkain ng asawa ko. No rice. And salad. Let's eat, guys. This is our food. Ayan. Do you want rice? Take rice with you. Ayan. Gawa ko din yan. Oh. How they can call that one? In pasto. In English? Salt fish, ayan. With dinengdeng and salad. Okay, thank you for watching. Bye! Mangan tayon!